Welcome to my channel. This is Marlin. Ayan guys, ang gagawin ko ngayon ay about question and answer, ano, about myself. Ayan, kasi guys, marami talagang nagtatanong sa akin ng about myself. So ngayon, araw na to, sasagutin ko ang mga tanong ninyo. And at the same time, samahan nyo akong i-raid ang bag ko. Malaman, para malaman naman ninyo kung anong meron sa bag ko. No? Yung everyday talagang ginagamit ko at dinadala ko sa bahay, trabaho. Ayan. Ngayon, ito yung gamit ko, LV. No? Uy, ang social ko. Naka-LV ako, no? Ano akong i-bash? Hindi mo murahin lang yan. Hindi yan expensive. So, hindi naman tayo mayaman. So, ang bago ngayon ay LV-LV-LV-han. Ayan. May LV-LV-han tayo. So, habang sinasagot ko yung mga tanong ninyo, siyempre, bubuksan ko itong bag. So, ang unang question na talagang inaano doon, ang unang question, ay, siyempre, ano ang name mo? At tinatanong pala yung pangalan ko. Siyempre naman, sa totoo naman talaga, ang tawag na lang nila sa akin ay Marlin. Talagang napakalayo, no? Ang totoo talagang pangalan ko ay Merlinda Montalbon, no? So, sabi ko, parang ang pangit ng Merlinda. Napapantutan ako sa Merlinda. So, ang ginawa ko, sige nga, mag-ano ako ng nickname. Naging Marlin ako. Marlin. Kasi, dati ko pa talagang ginagamit yung Marlin noon pang kadalagahan ko, noong kabataan ko. Marlin na talaga ako. Kasi, ayoko talaga sa Merlinda. Linda, may tumawag pala sa akin ng Linda. Sabi ko, no way, ayoko ng Linda. Sabi ko, parang ang tanda ko na, noon talagang during high school talagang sa akin, Linda, hanggang tinawag na nila akong Miss Montalbon. Every ano, nasa work ako, nasa school ako, ang tawag nila sa akin, Miss Montalbon. So, hindi ako tinatawag ng mga, ano ko, yung mga co-workers ko, mga classmates ko, mga ano ko, ng ano, nung pangalan ko, kung hindi Miss Montalbon or Montalbon, ang tawag nila sa akin. Never akong ano, kaya gumawa ako ng sarili kong nickname kasi ayaw ko talagang patawag ng Merlinda o Linda. Kaya ayon, nabuo ang Marlin. Ayun, di ba maganda pakinggan yung Marlin? So, ang una kong mabubunot dito sa bag ko, ayun ang i-reveal ko. Ayan, nahawakan ko na ngayon kung ano to. Hawa naman kayo, bakit nga ba ito dala-dala ko, no? Ito ang una kong nahawakan, kaya ito ang ilalabas kong una. Ito. Sincha na talaga. Meron talaga ako sa bag nito. Alam mo ba kung bakit? Dahil, di ba, ito kasi aso ko, itong si Roxy, ang hiling manggalaw ng bag ko. Tapos, di ba may eyeglasses ako? Ayon, yung eyeglasses talagang nilaro niya. From sa bahay, talagang tinakbo niya ng tinakbo, natanggal yung ano. So, wala. Mahirap lang ako. Wala akong bagili. So, for the meantime, ang ginagamit ko ay ito. Kasi nga, diba? So, pag may kailangan talaga ako na hindi ano, ganun kaagad ako, wow, ang laki. Diba? Kitang-kita ko. Ang laki. Ay, nahulog. Diba? Kitang-kita ko kaagad. At saka yung asawa ko talagang ganun din ginagawa niya. Meron din siyang isang ganito, no? Dun sa table niya. Para kasi naano siya ang unang may ganito. So sabi ko, ako rin gusto ko kasi nga 'di ba? Oh, kitang-kita ko kaagad, hindi ko na talaga nakikita nang dahil sa ano natin ngayon, yung lagi akong nagpupuyat, so yung mata ko, no? So ito yung unang nakuha ko sa bag ko. Ayan, yan. So pangalawang question. Ilang taon ka na? Ha, ilang taon na daw ako? Ilang taon na nga ba ako? Yan talaga ang pinakaayaw kong i-reveal sana yung edad ko. Maawa naman kayo sa akin. Huwag na huwag ninyong tanungin yung edad ko. Nang dahil naman, nakikita din naman yan. Di ba? Ayan, yan. Ngayon, ang pangalawa. Ayan, may nahipo na naman ako sa bag ko. So, forget about my age, okay? Basta hulaan nyo na lang kung ilang taon na ako. Ayan, may nahipo ako sa bag ko. Ayan, ito na naman. Ito. Ayan. Ito, pinaka-importante.
importante talaga sa buhay ko nang dahil yung mga babies ko, lagi kong binibitbit, no? Lagi kong dala-dala. So, kailangan talaga may nappy ako kasi pag mag-pipi o magpupo sila inside the car, napakabaho. So, lagi akong may nappy sa bag, no? Kaya kahit saan kami pumunta, anytime bibihisan ko lang sila. Ayan yung laman ng bag ko. Nappy, no? Punta naman tayo sa pangalawa, pangatlong question. Ano ang hidden talent ko raw? Ano yung hidden talent ko? May hidden talent ba ako? Ano ba talaga yung hidden talent ko? Para bang ano? I think yung pagluluto, yun lang yung talagang talent ko na hindi ako nag-aaral ng mga pagluluto, pero pag kumakain ako sa isang restaurant kasi dati, kasi syempre sa mahirap tayo, no, hindi ko natikman yung mga pagkain na yun. So, nang nagkapera ako, talagang pupuntahan ko yung mga restaurant at doon ko, parang isang ano ko lang, isang tikim ko lang, pwede ko nang gawin, no? Hindi ko inaral yung pagbibaking, hindi ko inaral yung pagluluto, but kaya kong gumawa sa sarili kong recipe, sa sarili kong twist, no? Ayan yan. Iyan ang hidden talent ko, syempre. Ayan, yung nahipo ko na naman dito sa bag ko. Ayan, i-reveal na naman natin itong nahipo ko sa bag ko. Ay, itong mga laman talaga ng bag ko. Ayan, no? Kasi sa panahon ngayon, no? Sa pandemic ngayon, so kailangan may alcohol tayo lagi, no? So, lagi tayo ngayon. Ako naman, hindi naman talaga ako maarte. Kaso lang, ilalagay din natin. O, tingnan mo, matagal na to, pero hindi pa rin ano. Kasi hindi naman ako naglalagay ng alcohol. Minsan lang, o, ganyan. Yan, pinaka-importante din sa bag lagi natin, no? So, ang pang-apat na question, ano nga ba, gaano ka? Pukatangkad. Gano'n daw ako katangkad. Actually, pagpayat ako, talagang, para bang, ang tangkad ko tingnan, lalo na sa picture, pagpayat ako, lalo na pag naka-heels ako, talagang, nagka-clogs ako lagi dati. You know? So, kung umaabot ako sa 60, yung 60 kilos ko, yung 58 kilos ko, talagang parang matangkad na ako tingnan. Pero ngayon, na mataba na ako, kami nang itanong, no? Kasi parang bang nakakatakot sabihin kung ano nga bang height ko habang ako'y mataba. Diba? Nakakaano naman. Huwag naman ganong question. Mawa naman kayo. Mga ganyang question, huwag niyong itanong sa akin. Ayan. Eto na naman tayo. Meron na naman akong nahipo dito sa bag ko. Ito yung mahiwagang bag ko. Ang daming laman, no? Ayan. Gusto ko talaga malaking bag. Lagi napapansin ninyo, guys, bawat pasok ko, talagang malalaki yung mga bags ko. Alam mo kung bakit? Kasi hindi rin ako masinop sa bag. Kung ipapakita ko lang sa camera itong sitwasyon ng bag ko, talagang nakakatakot dahil talagang ganun lang ako ng ganun, tapos magpapalit ako. Minsan nga, pag nagpalit ako, may nakita pa akong 100, 150, ganun sa bag ko dahil nakakalimutan ko. Ayan. Ayan yung i-reveal ko na naman. Syempre, meron tayo dito wallet. Ayan, hindi ko na i-reveal kung magkano to kasi wala naman akong pera dito, no? So, nakakahiya naman, baka mabash pa ako. Syempre, lagi tayong may wallet kasi may mga nakalagay na mga business card natin, yung mga ganon, no? So, ayan, yun yung laman ng bag ko. Ayan. So, ang panglimang question is, ano ang tinapos mo sa pag-aaral? Ayan. Syempre naman, graduate tayo ng Bachelor of Science Secondary Education. Pero hindi ko pre-practice yun. Nang pagkatapos kong graduate ng college, pumunta agad ako sa Maynila para maghanap ako ng pangarap ko kasi hindi naman ako nangarap na magiging teacher. Kasi nung panahon namin, kasagsagan yung mga teacher talaga na talagang usong-usong mag-enroll ka doon sa pagte-teacher kasi yun lang pinakamadali, tapos yun lang talaga ang pinakaano. Pero para sa akin,
parang hindi ako pang teacher, no? Parang hindi ako pang teacher kasi naano lang ako kasi kung ako ang naging valedictorian dati, hindi talaga teacher ang kukunin ko, no? Hindi talaga teacher, siguro lawyer ang kukunin ko nung time na kung ako ang na-valedictorian. Kaya ng kwento ko, hindi ako naging valedictorian, kaya no choice ako kung hindi kumuha ng teacher kasi nga wala naman akong pang pera. Ayan. Ayan. Next naman ay eto. Ayan. Lagi talaga naming dala to kasi ito naman talaga ay wallet card ng asawa ko. Lagi niyang nilalagay dito sa bag kasi nandito lahat. Yung mga ATM namin, yung lahat ng mga ATM, andito lahat. At saka, yung IC ng asawa ko, andito. So, sa bag ko niya nilalagay, no? Sa bag ko, syempre, ako na asawa niya, dito na ilalagay sa akin, no? Yung mga IC niya, andito. Ayan yung laman ng bag ko. Kaya nagpapabigat eh, mabigat din, no? So, ang pang-anim na question is, ano ang timbang mo? Diba tinanong na ako ng timbang? Ayaw ko ang tingin. Huwag niyo akong tanungin sa edad ko, huwag niyo akong tanungin sa height ko, at huwag niyo akong tanungin kung anong timbang ko. Ano ba naman? For God's sake, maawa kayo. Huwag niyo akong tanungin. Hindi ko sasagutin talaga kung anong timbang ko. Please. Nakikita naman yan dito sa mukha. Ito talaga ang bibigat na nito, no? So, alam niyo na kung anong timbang ko, yung laki ko, no? Na sana naman, papayat ako. So, huwag nyo na ako, hindi ko na talaga sasagutin kung ano. And next, may nahipo na naman ako dito. Ayan, guys, mayroon akong naano. Ayan. Ano to, guys? Ito pinaka-importante kasi passport holder ko to, no? Passport holder ko. Ayan, siyempre lagi nating dala yung passport natin, no? Kasi kahit saan tayo pumunta, baka maharang tayo. At siyempre, mayroon tayong business card. Dito, nilalagay natin yung mga business card natin dito. Ayan. Ayan, ito yung passport holder ko. Ayan, no, ang bibigat. No, so pang-pito, ano po ang work mo ngayon? Ano nga ba ang work ngayon? Siyempre, ang work ko ngayon, nagmamanage ako as a managing director sa sarili kong company. No, tinayo naming mag-asawa ang company namin. At ako ang nagmamanage as a managing director. Manage ko yung lahat, pati financial, lahat-lahat. Yun ang work ko. Ayan. Nang dahil nga ako ang nagmamanage sa financial, ito ang nahipo ko ngayon. Ayan yung financial. Ayan yung financial na napakahaba, no? Nang dahil ako ang nagmamanage sa financial, kaya ganito kahaba yung resibo, no? Nang binibili, ang dami naman nito, no? Ang dami talaga. Dahil ako nagmamanage sa financial, ay yung asawa ko, hindi na yung kikibo. Dahil para naman sa sarili namin yung binibili, no? Good for one month. Ayan. Yung pang-walo. Bakit mukha kang payat sa camera? Ano ba to? Anong camera po ang gamit mo? Ano ba, Denise? Discriminate niyo na ba ako? Ano ba klaseng tanong niya? Tinatanong ninyo ako na mukha ako payat sa camera. Talaga namang payat ako. Kahit ka, anong camera gamitin ko, yun talaga ang itsura ko. Kasi nga, pag nakita niyo na ako sa personal, pag hindi totoo yun, pag nakita nyo ako sa personal, ang totoo yung sa camera. Kahit anong camera, ganun ako, mukha ako payat tingnan. No, talaga namang payat ako. Feeling ko lang yun. Ayan! No, gaya guys, yung iba, no, ayan, may nahipo ako dito. Yung iba, napaka ano nila, napakasinok nila sa bag nila. Pero ako hindi. Ayan, may nahipo ako. Ito, lipstick ko, kahit saan ko na lang nilalagay, pong igaganyan ko na lang yan. Parang ganyan ako. Yung iba, nilalagay nila sa pouch, nilalagay nila sa ganyan. Hindi, yung iba, yung minsan nga eh, yung mga ano ko, may ano na, may basa na, or may mark na ng pencil, alam mo yung pangkilay, andun kasi naanuhan na ng takot, yung ganun. Ganun ako guys, hindi naman ako maarte, no, pagdating sa bag ko, ayan yung bag ko, tapos ano yung laman, hindi ko yan inaano, kasi bag ko yan eh, no, wala namang nakialam dyan, bag ko yan kahit ano. So, pang siyam, ano na ba ang question to? Ilan ang ex mo? Ilan ba yung ex ko? Sa totoo lang guys, ito talagang sasabihin ko sa inyo, hindi ako
mahilig mag-boyfriend, no? Noong panahon ng high school ko, never ako nagkaroon ng boyfriend. Noong panahon, pero ang daming nanliligaw sa akin. Pero, ayaw ko kasing, hindi kasi ako yung parabang, oh, na-excited ako dahil may nanligaw sa akin. Hindi. Ang gusto ko, yung feeling ko, na talagang naramdaman ko sa kanya, yun ang sasagutin ko. O, sa totoo lang, maraming nanligaw sa akin. Tapos, nung college ako, syempre naman, marami talaga, guys, marami nga nag-offer sa akin. Nung kabataan ko, guys, marami talaga nag-offer sa akin mga DOM, no? Ayan, dirty old man. Ang hilig talaga nila sa akin dati kasi ako daw ay napaka-sexy. Wow, ganun talaga ako sa dati. So, wala akong matawag na ex. Nung nasa Pilipinas ako, na in love ako, nung first time na binigyan ko ng virginity ko. Yun, isa lang yun talaga, yun yung boyfriend ko sa Pilipinas, dati, na taga Bicol siya, na nurse siya, ayan, siya yung pinagbigyan ko, na iniyakan ko, at nang minahal ko, at kung bakit ako napunta sa abroad. Siya lang yun, no? Pagdating dito, nagkaroon ako, after 6 years, dito sa Malaysia, saka pa lang ako nagkaroon ng boyfriend. Yun naman, hindi naman sirog pagkakamali. It's my choice na pinili ko yung may asawa. No, pasensya na, talagang ganyan. No? Yun ang naging boyfriend ko dito. Yung unang boyfriend ko sa Malaysia, yung may asawa. Pangalawang boyfriend ko, yung negro. So what kung magkaroon tayo ng boyfriend na negro? Minahal din naman ako nung negro at yun na may inaalagaan ako. Pangatlo kong boyfriend dito sa Malaysia, yun yung asawa ko, no? Hindi kasi ako yung katulad ng iba na pag may manliligaw, hala, sige pera, no. Ang sabi talaga ng boyfriend kong, una kong boyfriend dito, lagi nilang sinasabi, can we exchange? Lagi niyang sinasabi, she is different. Kaya nga, lagi rin niyang sinasabi, kaya kita binahay ng dahil iba ka. Ayun. Yun talaga ang ano ka sa akin. Lagi akong panalo sa ganyan, guys. Dahil ang mga lalaki, nakakaalam niyan kung ilang anong pumasok sa petpet mo. Ayan, I know it's ano, no? Pero sasabihin ko ang totoo, guys. Ayan, alam nila yan. Bakit ako pinakasalan ng asawa ko? Nang dahil alam niya na hindi ako mabilis ma-ano sa mga lalaki. Ayan, guys. Ayan, ngayon, ang dahil dyan, maglalabas na naman tayo ng ano natin. Ayan, ito pang pinaka-importante, guys. Ayan, meron tayong itong ano natin sa card natin. Ayan. Tig-isa kami mag-asawa. Ewan ko kung saan yun sa kanya. Tig-isa kami meron ganito, no? So, syempre, meron ako, meron din siya. Yung sa bank account namin, na company account namin. So, lagi kaming, dahil kami ang signatory, meron ako, meron din yung asawa ko, no? Para sa HSBC account namin. Ayan, sa company account namin, no? Ayan yung ano. Ayan yung pang-sampo. Ano ba yan? Kasal o sakal? Ayun ba? Siyempre naman, kasal. Pinakasalan ako ng... Anong magagawa? Laging natutulala. Minung malapit ka. Naisip ko talaga dati at hindi ko yun hiningi. No? Nung pakasalan ako ng asawa ko, nung, talagang very grateful naman ako dahil nakilala ko ang napakabait na asawa ko. Na kahit bugbugin ko siya, kahit anuhin ko siya, mamahalin pa rin niya ako. Alam ko mamahalin niya ako, no? Ayan, guys. Ayan ang pinaka-importante. Yung magmahalan kayong dalawa. Ayan. At ito naman, syempre, may ball pen. Syempre, lagi tayong may ball pen. Lalo na as a businesswoman, lagi talagang may ball pen sa bag natin. Kasi huwag tayong maghagilap na maghagalap kahit saan. No? Ang pang 11 nating question, bakit ka daw po maraming kaaway? Ayan, iyan ang magandang sagot. Bakit nga ba ako maraming kaaway? No? Sasagutin ko ba yan? Maraming nga ba akong kaaway? Ang dami kong hang kaaway since... Ang kaaway ko since 2010. Hanggang ngayon, kaaway ko pa rin. Ayan, no? Hindi ko naman... Hindi ako nangangaway. No?
sa siguro naman ang history ko, may nakakaalam sa mga taong may nakakaalam din yung mga taong may puso din, at siguro naman bakit ako nagkaroon ng kaaway. Actually, hindi ko sila inaway, sila yung umaway sa akin. Wala naman akong ginawa sa kanila, kaya nga ay yung iba pinatira, pinakain, pinatulog sa bahay ko, binigyan ng ganito, binigyan, pero binibitray ako. Syempre naman pag ibitray mo, hindi mo napapansinin. Yun ang ano nila sa akin, bakit sila galit sa akin, nang dahil talagang never na silang makakaisa sa akin, no? Never ko na silang pagbigyan, kahit mag-sorry pa, kahit mag-ano, eh, gumawa ka na sa akin ng gulo. So, ibig sabihin yan, tapos na. Yun, wala akong inaaway, guys. Sa totoo lang, sila lang yung galit sa akin, hindi ko rin alam. Na hindi ko rin alam. Mostly, yung mga naging kaaway ko, yung mga may pamilya din sa Pinas. Eh, dalawa ako, i-compare ba naman nila ako dun sa sarili nila, di ba? Syempre, I can get what I want. Kasi nagtatrabaho ako, hindi naman ako tamad, at wala akong anak na pinapalaki. Yun na lang. Siguro, marami naman akong ka-close. Marami akong ka-close. Hindi ko na i-ano. Kasi yun yung, ang mga hindi ko nakakaaway, yung mga hindi inggitera. Kasi talagang kung inggitera ka, magagalit ka sa akin dahil I can get what I want, no? Yun lang yun. Yun kung bakit sila nakaaway. Pero kung tahimik ka, tahimik din ako. Rin ako eh. Diba pareho lang tayo, may mga ugali, diba? Pero hindi ako sobrang ugali, no? Ayan, may sikreto din ako. Ayan, ang susunod. Ayan, powder tayo lagi. Kasi nga, diba oily tayo, nagpa-powder tayo sa face natin. Ayan, ang ginagamit ko si Shadow. Ayan. O, ang question natin na pang 12 is endless love or endless money? Ayan, I think both, no? Gusto ko dalawa. Yung endless love at endless money. Nung dahil mamaya pag walang pera talaga, guys, naranasan na namin yan. Naranasan dito ko ano sa inyo, dahil as a business person, hindi mo, may ups and down kaming mag-asawa. Yung ups and down namin na talagang mahirap, guys. Mahirap humingi ng tulong sa mga tao, no? So, ang gusto ko rin, syempre, habang nagmamahalan kaming mag-asawa, may endless money din kami, no? Yun lang yun. Kasi yun naman ang nakapagpaano sa atin, eh. Para sa buhay natin, sa ano natin, diba, kailangan din natin ng pera. Huwag na tayong maging ipokrita, no? Huwag na tayong maging ipokrita. We need money also to survive. Yun lang yun. Kaya, ang pipiliin ko, endless love and endless money. Yun lang talaga. So, nang dahil dyan, meron akong, ito pa, nakakapa ko. Ayan, guys. Ayan, may relo ako lagi dito, no? Lagi kong nilalagay. Hindi ko talaga to winawala sa bag ko kahit saan. So, ibig sabihin, pag isusuot ko, pag wala akong bracelet, isusuot ko na lang tong bigla. Pero lagi to, hindi to nakakaano sa mga jewelry box ko. Itong relo na to, lagi sa bag ko. No? Ang pang 13 na tanong, ano po ang advice mo sa mga broken hearted? Ano ba yan? Na broken hearted na ba ako? Oh yes, na broken hearted na ako. Kasi ko lang, yung maging broken, na pag na broken hearted ka, be strong lang. Yeah! Di ba dalawang beses akong na broken hearted doon sa first boyfriend ko, at yung dito, alam ng mundo yon kung paano ako umiyak. Naku, iniyakan ko talaga yung boyfriend ko dito, no? Iniyakan ko siya dahil ano, pero natutunan ko talaga na the more na habulin mo yung lalaki, the more na aayaw sa'yo. Ayan, yun talagang ano ko sa inyo, ha? Once na the broken hearted kayo, pag hinabol-habol nyo yung lalaki, aayawan ka. Alam mo, yung talagang story ko dati dun sa relationship ko sa isang may asawa dito, dahil nga, syempre, maraming mga nainggit sa akin, talagang isinumbong ako dun sa asawa. Alam mo, nagmakaawa ako, guys. The more na nagmakaawa ako, the more na lumalayo siya sa akin, the more na istoryahin ko siya, the more na lumalayo siya sa akin. Nang, dahil nga sabi ko, bakit ako ginaganito na naging totoo lang naman ako, pero mali pala yun. So,
hindi dapat, guys. Once na na-broken hearted ka, kailangan be strong para sa sarili mo, no? So, nung time na yun, siguro pumayat talaga ko. Ang payat-payat ko, guys. 3 months talagang nagiging ano ako. Pero patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho, ganyan. Nung nakasurvive na ako, nakamove mo na ako, ang sabi ko sa sarili ko, ang tanga-tanga ko, bakit ko nga ba ginawa yun? No? So, after 2 years, hindi ka agad ako naghanap ng kapalit. Guys, huwag kayong ganun. Huwag kayong maghanap ka agad ng kapalit. Ang pangit naman nun. Na, ngayon na broken hearted ka, kinabukasan may kapalit na. No? After 2 years, uli ako na in love uli. No? Then, 1 year only, I think wala pa kaming 1 year, naghiwalay kami. Nang maayos na paraan kasi pumunta yung negro sa Australia para doon naman habulin yung future niya, nang doon yung mapapangasawa niyang kalahi niya. So, nag-usap kami, okay, go. Kasi wala naman ang future mo dito at ako'y wala namang future sa'yo. So, parang happy-happy lang, yun. Saka, another 3 years, guys, saka ko pa nakilala yung asawa ko. Ayun, hindi tayong padalos-dalos ng ganito, ng ganyan, ganyan. Nag-boyfriend kaagad. No, hindi. So, after 3 years, nakilala ko yung asawa ko. Nag-propose siya sa akin. Ayan, ang sabi niya sa akin, I want you to be part of my life. Ikaw pa rin pala, hanap-hanap para pa. Hindi ko nga talagang inanuhan kasi... Ngayon, guys, natuto na ako na pag nag-away kami, tapos sasabihin niya, he is from Alicia, wala siyang ano. Sabi ko, I don't care. Hindi ko rin kikibuan niya ng 1 linggo. Ayan, siya din ang lalapit sa akin, no? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa iyo. Wala. Pero, yun, guys, huwag kayong magpadala kasi mga lalaki lang yan, no? Mga lalaki, ay, naku, guys, umiyak na rin ako. Kaya natutunan ko rin sa pag-iyak ko. No way, no? Ayan, meron din tayong dito pang ano sa mga ano natin. Halimbawa kasi pag mag-shake hands tayo sa mga ano natin, sa mga kliyente natin, kailangan talagang may moisturizer tayo, no? Mamaya ko na i-reveal kung anong moisturizer ko sa susunod nating video, no? So, pang 14 na tanong ninyo, pang last na tanong, ano pong payo mo sa mga nangangarap magiging future vlogger? At anong editor po ang gamit mo? Ayan, guys. Ano nga bang maipayo ko sa inyo sa mga future vloggers? Kasi nga, bago pa rin ako. Hindi din naman ako kalakihan. So, I just reached na sa 1,000 natin na subscribers at tarawang tuwang-tuwa ako. Ayun lang, guys. Ang ginawa ko na nung talagang nakapag-decide na ako na magusto ko maging vloggers, no? Kasi noon ko pa talaga pangarap. Yung pamangkin ko sa US, nagiging vlogger na siya. So, sabi ko talaga na yun din ang pangarap ko. So, nag-umpisa lang ako last June, no? Last June ako nag-umpisa. So, umabot na kaagad kami ng 1,000 subscribers. Alam mo, guys, kasi hindi kami huminto. Ako rin hindi ako huminto. Gabi-gabi, nangingisda ako doon sa mga nag-ELS. Yun ang nagawa ko, no? So, yun lang, guys. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi, lahat naman eh, pag nangarap ka, pag ikaw ay magporsigido, talagang matutupad yan. Ayan. At regarding naman dun sa mga ini-edit ko, ayan, at huwag nyo akong gayahin, guys, nang dahil nga, nung gusto ko ng mag-vloggers, alam mo ba ang ginawa ko? Bumili ako online ng Movavi, nagbayad ako ng 185, then, marami pa, nagbayad ako lahat kay Movavi, via editor, itong Kenny Master ko, binayaran ko yan monthly. May bayad ako monthly, guys. PixArt, nagbabayad ako. Yun pala, nung napanood ko na yung mga ibang vloggers, ang nagsabi talaga sila, guys, na huwag muna kayong bumili. Huwag muna kayong gumastos na kahit may watermark pa yan. Kasi nga, may mga free trials naman. Ang Kenny Master, mga free trials, yun muna ang gamitin ninyo, no? Yun muna kasi, ako, guys, nagsisisi ako kasi hindi ko naman nagamit yung iba. Bayad ako doon, hindi ko ginagamit. At saka, guys, huwag kayong pumapasok sa mga, halimbawa kasi gusto nyo magkaroon ng maraming subscribers. Katulad ko, ang ginawa ko, pumasok ako sa mga malalaking mga YouTubers, no? Alam mo ba yung guys, yung mga nagbabayad kayo, nagjo-join ako, nagbayad ako, guys, nag-join ako ng membership nila, wala ding nangyari. So, ang ginawa ko, nagtiyaga ako, pumapasok ako doon sa mga, ano, shout-out kay Bubbly Vanessa,
shout out kay Ang Didinyo. Sila yung pinasukan kong unang-una, guys, doon sa mga LS nila. At sila yung nagsa-shout out sa akin. At si Randy TV, si Randy TV, shout out. Sila yung unang pinasukan ko na talagang naisip ko, dahil winilcome nila ako at naisip ko dito ako magtambay, no? Ayan, sa mga LS ako magtambay, kaya umabot ako ng 1,000 plus subscribers now, no? Dahil yun, doon ako nagtatambay, guys. So, huwag kayong magmadali, no? Pero kailangan trabahuin din natin. Huwag din tayong maghintay, gaya ng ginagawa ng iba. Pupasok sa mga LS, ilapag lang ng ilapag yung bahay nila, hindi naman sila pumupunta sa bahay nung nilalapag, na lumalapag din. So, ang sa akin, maglapag ako, tapos papasok ako doon sa nilapagan, may mga naglapag. Yun talagang ginawa ko, guys. Wala akong pakialam kung balikan nyo ako, hindi. Basta ako, lapag ako, tapos babalikan ko. Naglapag ako ngayon, babalikan ko lima. Maglapag ako ngayon, babalikan ko lima. Wala akong pakialam, i-check ko doon, mag-reply ako. Yun, guys. Tsaka umabot ako ng ano na. So, ayan, WH na lang ang ako kunin ko. Yun na, guys. And thank you. Pang last na lang dito sa ano natin. Ayan. Kukunin ko na to kasi yun na lang ang last. Etong last natin. So, iaano ko tong last natin na laman sa loob. Meron din akong ganito. Kasi, di ba tumatanda na tayo? Lagi tayong may ganito. Lagi akong nahihilo, guys. Minsan talaga nahihilo ako, pumapasok dito sa utak ko. Kaya, lagi ako mag-ito. Ang ganda. Ang sarap. Ang sarap talaga, guys. At, meron akong chani. Ayan, guys, kasi nga, dito nga, diba, pag makita ko salamin, minsan nga, sa harap ng computer, nagaganyan ako. Ayan, sarap. Ayan. Lagi ako may pambunot. Ayan. Meron pa dito. Ayan na lang last. Ayan. Meron akong candy. At, syempre naman, ito. Ayan, nakaganyan lang, guys. At saka, guys, may pakita pala ako sa'yo dun sa wallet ko pala na lagi ko talagang daladala na hindi ko talaga iiwanan habang ako'y nabubuhay ay ito. Okay? Magpalit man ako ng wallet, magpalit man ako ng ano, ito'y lagi kong kasama for 15 years na. Magpalit ako ng wallet, magpalit ako ng bags, meron akong rosary. Okay? Ang rosary na ito ay bigay ng kapatid kong lalaki last 15 years. No? Binigay niya sa akin to. Talagang kasi yung kapatid ko talagang maanuhin to, makajus yun, laging nagsisimba. So, siguro alam niya hindi ako nagsisimba. So, binigyan ako ng ganito. At ito talagang nagbibigay ng luck sa akin. No? Lagi ko yan sa wallet ko. Magpalit man ako ng wallet, guys, hindi ko to makakalimutan. Makalimutan ko na yung pera ko, wag lang ang ito. Okay? Thank you, guys! Thank you so much for watching! And please, 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 guys, support my channel. And yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And hit the notification button and the bell below. No? Thank you, guys! At kung ano pa yung mga katanungan ninyo, please comment below, guys. Yan ay sasagutin ko sa mga future vlogs natin. Thank you so much, guys! Bye! Kasi, ngayon, guys, natutunan ako na pag nag-away kami, tapos sasabihin niya, he is from Malaysia, wala siyang ano, sabi ko, I don't care. Hindi ko rin kikibuan niya ng isang linggo. Ayan, siya din ang lalapit sa akin, no? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa'yo. Wala. Pero, yun, guys, huwag kayong magpadala kasi mga lalaki lang yan, no? Mga lalaki, ay, naku, guys, umiyak na rin ako. Kaya natutunan ko dun sa pag-iyak ko, no way, no? Ayan, meron din tayong dito pang ano, sa mga ano natin. Halimbawa kasi pag mag-shake hands tayo sa mga ano natin, sa mga kliyente natin, kailangan talagang may moisturizer tayo, no? Mamaya ko na i-reveal kung anong moisturizer ko sa susunod nating video, no? So, pang 14 na tanong ninyo, pang last na tanong,
ano pong payo mo sa mga nangangarap magiging future vlogger? At anong editor po ang gamit mo? Ayan guys, ano nga bang maipayo ko sa inyo sa mga future vloggers? Kasi nga, bago pa rin ako, hindi din naman ako kalakihan. So, I just reached na sa 1,000 natin na subscribers at tuwang-tuwa ako. Ayun lang guys, ang ginawa ko na nung talagang nakapag-decide na ako na magusto kong maging vloggers, no? Kasi noon ko pa talaga pangarap. Yung pamangkin ko sa US, nagiging vlogger na siya. So, sabi ko talaga na yun din ang pangarap ko. So, nag-umpisa lang ako last June, no? Last June ako nag-umpisa. So, umabot na kaagad kami ng 1,000 subscribers. Alam mo guys, kasi hindi kami huminto. Ako rin hindi ako huminto. Gabi-gabi, nangingisda ako doon sa mga nag-ELS. Yun ang ginagawa ko, no? So, yun lang guys. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi, lahat naman pag nangarap ka, pag ikaw ay magpursigido, talagang matutupad yan. Ayan. At regarding naman dun sa mga ini-edit ko, ayan, at huwag nyo akong gayahin guys, nang dahil nga, nung gusto ko ng mag-vloggers, alam mo ba ang ginawa ko? Bumili ako online ng Movavi, nagbayad ako ng 185, then, marami pa, nagbayad ako lahat guys, Movavi, Viva Editor, itong Kenny Master ko, binayaran ko yan monthly. May bayad ako monthly guys. PixArt, nagbabayad ako. Yun pala, nung napanood ko na yung mga ibang vloggers, ang nagsabi talaga sila guys na huwag muna kayong bumili. Huwag muna kayong gumastos na kahit may watermark pa yan. Kasi nga may mga free trials naman. Ang Kenny Master, mga free trials. Yun muna ang gamitin ninyo, no? Yun muna kasi ako guys, nagsisisi ako kasi hindi ko naman nagamit yung iba. Bayad ako doon, hindi ko ginagamit. Asaka guys, huwag kayong pumapasok sa mga, halimbawa kasi gusto nyo magkaroon ng maraming subscribers. Katulad ko, ang ginawa ko, pumasok ako sa mga malalaking mga YouTubers, no? Alam mo ba yun guys, yung mga nagbabayad kayo, nagjo-join ako, nagbayad ako guys, nag-join ako ng membership nila, wala ding nangyari. So, ang ginawa ko, nagtiyaga ako, pumapasok ako doon sa mga, shout-out kay Bubbly Vanessa, shout-out kay Ang Didi Nyo, sila yung pinasukan kong unang-una guys doon sa mga LS nila. At sila yung nagsa-shout-out sa akin. At si Randy TV. Si Randy TV, shout-out. Sila yung unang pinasukan ko na talagang naisip ko dahil minilkam nila ako at naisip ko dito ako magtambay. No? Ayan, sa mga LS ako magtambay. Kaya umabot ako ng 1,000 plus subscribers now. No? Dahil yun, doon ako nagtatambay, guys. So, huwag kayong magmadali. No? Pero, kailangan trabahuin din natin. Huwag din tayong maghintay gaya ng ginagawa ng iba. Pupasok sa mga LS, ilapag lang ng ilapag yung bahay nila, hindi naman sila pumupunta sa bahay nung nilalapag na lumalapag din. So, ang sa akin, maglapag ako. Tapos papasok ako doon sa nilapagan. May mga naglapag. Yun talagang ginawa ko, guys. Wala akong pakialam kung balikan niyo ako hindi. Basta ako lapag ako. Tapos babalikan ko. Naglapag ako ngayon, babalikan ko 5. Maglapag ako ngayon, babalikan ko 5. Wala akong pakialam. I-check ko doon, magre-reply ako. Yun, guys. Tsaka umabot ako ng So, ayan, WH na lang ang ako kunin ko. Yun na guys. And thank you. Pang last na lang dito sa natin. Ayan. Kukunin ko na to kasi yun na lang ang last. Etong last natin. So, iaano ko tong last natin na laman sa loob. Meron din akong ganito. Kasi, di ba tumatanda na tayo? Lagi tayong may ganito. Lagi akong nahihilo guys. Minsan talaga nahihilo ako pumapasok dito sa utak ko. Kaya, lagi ako magito. Ang ganda. Ang sarap. Ang sarap talaga guys. At, meron akong Chani. Ayan guys, kasi nga dito nga, 'di ba, pag makita ko sa salamin, minsan nga sa harap ng computer din nagaganyan ako. Ayan, sarap. Ayan. Lagi ako may pambunot. Ayan. Meron pa dito. Ayun na lang last. Ayan. Meron akong candy. At, syempre naman, ito. Ayan, nakaganyan lang, guys. At saka, guys, may pakita pala ako sa'yo dun sa wallet ko pala na lagi ko talagang daladala na hindi ko talaga
iiwanan habang ako'y nabubuhay ay ito. Okay? Magpalit man ako ng wallet, magpalit man ako ng ano, ito'y lagi kong kasama for 15 years na sa, magpalit ako ng wallet, magpalit ako ng bags, meron akong rosary. Okay? Ang rosary na ito ay bigay ng kapatid kong lalaki last 15 years. No? Binigay niya sa akin to. Talagang kasi yung kapatid ko talagang maanuhin to, maka-juice yun, laging nagsisimba. So, siguro alam niya hindi ako nagsisimba. So, binigyan ako ng ganito at ito talagang nagbibigay ng luck sa akin, no? Lagi ko yan sa wallet ko. Magpalit man ako ng wallet, guys, hindi ko to makakalimutan. Makalimutan ko rin yung pera ko, wag lang ang ito. Okay? Thank you, guys! Thank you so much for watching! And please, 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 guys, support my channel, and yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification button and the bell below, no? Thank you, guys, at kung ano pa yung mga katanungan ninyo, please comment below, guys. Yan ay sasagutin ko sa mga future vlogs natin. Thank you so much, guys. Bye.